Magandang buhay mga bata. Muli, nagbabalik si Teacher Rose. Ang aralin natin ngayon sa ikatlong linggo sa musika ay ang Melodic Intervals. Katapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang makilala mo ang mga music intervals sa pamamagitan ng pagkikinig at makagawa ng melodic intervals. Ang melody ng isang awit ay may iba't ibang direksyon. May mga bahaging mataas at may mga tonong mababa. Sa mga nakaraang aralin, ating natutuhan na ang melody ang unang nakikilala at napapansin sa isang awitin. Ang isang melody sa isang awitin ay hindi nananatiling na sa isang pitch lamang. Ito ay tumataas o bumababa ng mabilis o paminsan ay sa mabagal na pamamaraan. Suriin ang dalawang larawan. Alin sa mga pares ng mga bata ang magkalapit? Alin naman ang higit na magkalayo? Magaling! Kung titingnan natin ang ipinapakita ng mga bata ay ang agwat o distansya na naglalarawan ng isang mahalagang aspekto ng melody na tumutukoy sa ugnayan o relasyon ng mga note sa isang awit, na kung saan ang isang himig o melodiya ay binubuo ng mga nota. Maaring ang mga nota ay papataas, pababa o pantay lang. Kung minsan, ito ay pahakbang ang pagtaas at pagbaba. May pagkakataon naman na palaktaw ang pagtaas at pagbaba. Dito natin makikita ang tinatawag na interval. Ang interval ay pagitan ng dalawang tono. Maaring prime, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, at octave ang pagitan ng dalawang tono. Sa pagtukoy ng pagitan, bilangin mula sa unang note ang itinataas o ibinababang tono hanggang sa ikalawang note. Para lubos na maintindihan, ating isa-isahin ang mga sumusunod na interval. Na ay ang prime o inuulit. Ito ay notang may magkamukhang posisyon. Pangalawa ay ang second interval. Ito ay may dalawang hakbang mula sa una hanggang ikalawang nota. Pangatlo, ang third interval. Ito ay may tatlong hakbang mula sa una hanggang ikatlong nota. Pang-apat, ang fourth interval. Ito ay may apat na hakbang mula sa unang hanggang ikaapat na nota. Panglima ay ang fifth interval. Ito ay may limang hakbang mula sa unang hanggang ikalimang nota. Panganim ay ang sixth interval. Ito ay may anim na hakbang mula sa unang hanggang ika-anim na nota. Pangpito, ito ay ang seventh interval. Ito ay may pitong hakbang mula sa unang hanggang ikapitong nota. At ang pangwalo ay ang tinatawag na octave o octava. Ito ay may walong hakbang mula sa unang hanggang ikawalong nota. Kung titingnan natin ang mga interval, ito ay makikilala batay sa kinalalagyan
o posisyon nito sa staff o limguhit. Ngayon, ating sagutan ang mga sumusunod na tunog sa patlang. Ibigay lamang kung anong uri ng interval ang bawat bilang. Para makuha natin ang tamang sagot, bilangin natin ang bilang ng puwang o space at limguhit sa staff. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang tamang sagot ay fourth interval. Pangalawang bilang, simulan natin sa unang note. Kung titignan natin, ito ay pababa. Bilangin natin ang unang note. Ito ay nasa bahagi ng limguhit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, ang tamang sagot sa pangalawang bilang ay sixth interval. Dito naman tayo sa pangatlong bilang. Bilangin natin muli. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, ang tamang sagot ay seventh interval. Pang-apat na bilang. Ano ang tamang sagot? Ito ay prime interval. Dahil ito ay nasa parehong posisyon. Magaling! At panglimang bilang naman, bilangin natin muli. Ang nasa unang note ay nasa bahagi ng puwang o espasyo. Bilangin natin pababa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ang tamang sagot sa panglimang bilang ay fifth interval. Nakasunod ba lahat, mga bata? Magaling kung nakasunod kayo. At kung hindi naman, maaari kang bumawi sa susunod na gawain. Ngayon, kayo naman ang magsasagot sa ibibigay kong gawain. Maglabas ng malinis na papel o kwaderno at panulat at sagutan ito. Panuto, tukuyin kung anong uri ng interval ang bawat bilang. Isulat kung ito ay prime, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, o octave. Maaari mong i-pause ang video para bigyang daan ng iyong pagsagot. Narito ang mga tamang sagot. Nakuha nyo ba lahat, mga bata? Magaling kung ganoon. Tandaan, ang interval ay tumutukoy sa pagitan ng dalawang nota at ito ay makikilala batay sa kinalalagyan o posisyon nito sa staff o limguhit. At ang bawat tono o nota ay sunod-sunod na umaakyat o tumataas at bumababa na may nakatakdang pagitan ng mga hakbang.